Hi mga be! It's me, Francis Candy, and welcome back to my channel. So, kung bago ka ba sa channel ko, don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe ka na. Oo, be, mag-subscribe ka na. And pwede mo akong i-follow sa lahat ng social media accounts. Oo, yan. Pwede mo akong i-follow sa mga social media accounts ko, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, sa Facebook, sa Laika. And syempre, pakiclick ng notification bell kung hindi mo pa nakaklik. And syempre, pakilike kung magustuhan mo itong video na to. Well, anyway, for this vlog, be, kung nakaraan, gumawa ako ng video tungkol sa mga bad experiences ko. Actually, kulang pa nga yung gusto ko dong ikwento ibang detalye. Like, kunyari, hindi ko na ikwento yung alak. Yung kumuha kami ng alak, alam mo ba yung experience na parang, syempre, nakisama ako eh. Tapos parang, okay, go G, ganyan. So, sakay kami sa sakyan. Yung punta kami ng meeting place 1, tapos sabi, oh, wag na raw tayo dito, ano, pumunta, lipat daw tayo kasi doon daw kuhaan nung alak, at saka may pulis daw dito, ganyan. Alam mo yun, yung palipat-lipat kami dahil hinahanap namin yung, ba't yung makakatiilong ko? For this vlog, babe, kung hindi nyo napanood yung video ko with these people sa Pakistan, ayan, pwede nyo panoorin, ililink down ko dito, at pwede rin kayo mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. Actually, babe, sabi ko nga, parang series of unfortunate of events yung nangyari na parang before, di ba, super ang ganda ng mga nangyari, and then sama ho ngayon parang bakit ganun na I think this is an isolated case, di ba, tulad nung nasa Turkey ako may nangyari masama sa akin, and this time parang malas lang or unfortunate lang na nangyari to sa mga kaibigan ko na Romanians. So for this vlog, be, let's watch the video. Dahil ninakawan yung mga kaibigan kong Romanians, ninakawan yung mga kaibigan kong Romanians. So ayun, that ganun. Sa Pakistan. Tapos mamaya, let's discuss something else. You can follow them in their YouTube channel or in their Instagram. Oo, kasi ba parang ako yung nalungkot for them na parang, well, mamaya, panoorin muna natin itong kanilang video. Actually, be, yung nangyari sa kanila, medyo naging viral siya doon sa Pakistan, na na-broadcast pa sila sa TV dahil sa nangyari sa kanila. So, it's kinda shocking. And let's watch this video na. Actually, sobrang ano na itong dalawa, tagal na nila sa Pakistan. Like 14 months, ganun sila katagal. Kaya, ang dami nang naikot nila. So kung gusto niyo makita din yung mga videos nila, pwede niyo panoorin. Hello, Dodos. We are Dodo Explorers and we are now in Islamabad. Yes, we interrupt our special Cindy travel vlog for this special announcement, or Avam, as the locals would say. Yes, we're currently in Islamabad because we're in a situation where we would need your help or your suggestions because this is like how you see us now, this is all we have left. Yes. Our clothes on us are the only things we have right now. Yes. Because our passports, money, visas, laptops, phones, were bags, everything were stolen in 1 month. My God. So what do we do? Oh my God. Actually, be, nung nalaman ko na nangyari sa kanila to, natakot ako for myself. Like, oh my God, what if mangyari sa akin yun? So parang, anyway, pagpatuloy muna natin, panonood natin. But let me tell you a story. Let me tell you a story about our experience here in Pakistan. We have been traveling for the past 8 months in Pakistan. And we have experienced the most beautiful people, the most beautiful mountains, the best of the foods. And we got the chance to see incredible Pakistan, the incredible northern areas, the most interesting KPK, the mysterious Balochistan, the historical Sindh, and last but not least, the vibrant Punjab. After touring through this whole country and visiting most of the places, we had our ups and downs. And one of these downs was the visa issue. We until now haven't talked about the situation because we didn't know how to put it and how to put it in the light so that people will not forget it. But it's very important for people to understand that this is a real situation, and if they want that tourists will come more in Pakistan, they should address this issue.
Wait, anyway, be, totoo talaga yun when it comes to visa issue. Like, sobrang hirap. Diba? Like, ewan ko ah, ang una daming requirements. Pero since isa visa na lang, hindi ko pa natatry yung isa e-visa nila. Pero medyo matrabaho din, medyo maraming requirements. Tsaka sobrang higpit talaga papunta sa kanila. Siguro dahil for the safety. Pero I think ayun yung kailangan nilang i-develop. And I think they're trying to develop it now. Kasi nga, ang paniniwala nga nila, diba? Terror, ano? Tourism from terrorism. Something ganun, no? Let's transition the world. Ganun na. It's 2021. As you noticed, Pakistan has been amazing for us. The people are very nice. They are amazing. We met countless of friends for which I would like to thank them personally for the hospitality and for the good hearts that they showed to us. So, we got our visa, we were in Pakistan, we were fine, and we decided to stay more because it was amazing. And we wanted to extend our visa, but since January, when our visa extension process started, we didn't receive our visa. Today, at the moment, is the 8th of May, and we still haven't received our visa. I requested for my visa. Yan, wait lang, mag-react tayo dyan. When it comes to visa, kasi diba, pagpaso na yung visa mo, ideally, TNT ka na. So, hindi ko sure, pwede natin pag-usapan sa comment section yan. Tell us, lalo na sa mga expert dyan, is it illegal or is it okay as long as you have an existing application and you're just waiting for the release of your visa? Kasi diba, pag na-expire na yung travel visa mo, oo, or tourist visa mo, pwede kang mag-apply for extension. So, paano yun? Like, kasi baka isipin nila, magtrabaho ka. Like, no. Magbabakasyon lang ako dito. Medyo matagal lang gusto kong bakasyon dahil ang dami kong gustong subukan, dahil experience. Tsaka, kunyari, especially si may mga jowa talaga, di ba? Aminin natin, hindi nyo naman talaga balak magtrabaho. Gusto nyo lang talaga magbakasyon. Pero gusto nyo lang sulitin, di ba? Babalik-balik kayo ng Pilipinas, for sure. And yun lang talaga. I'll try na soon kung makakuha tayo ng info about it from the embassy. Oo, kasi I'm not sure kung ano yung pwedeng mangyari or kasi may pros and cons yan. Hindi natin alam kung pwede ka bang makulong or what. Hindi ko alam ha. If you know something, be, just comment down below. Let us know. And syempre, yung mga mamaru dyan, it's your time to shine, okay? Mag-research na kayo at tell us below. Okay, anyway, going back. In January, and I still haven't received any response. Gigi has requested for her visa on January as well. She got her visa and hers expired as well. So now she requested for a new visa. We tried to solve this problem in Karachi, because we were in Karachi for the past 3 months. We couldn't. It was impossible solving it from Karachi. So we decided to do this laborious process of go cross-country all the way to Islamabad. As you have seen in our videos, we went through Sindh, we came down to Islamabad to fix this issue, specifically for this issue. And we went to our consul to ask for help in our Romanian embassy. And we went to the visa office, to the passport office in Islamabad. Inevitably, we ended up to the Ministry of Interior. And the Ministry of Interior, after we stayed for 2 hours requesting an audience, we finally made it inside and I got the chance to state my case. The people who were working at the ministry, they were nice enough and they gave me an answer about why my situation is like this. They said that the new technology is a little bit sometimes confusing for people and it's taking a little bit longer than noticeable. But in the end, they promised that they will take care of my visa with the utmost priority. Parang medyo magulo talaga yun kahit saan, no? Yung parang dine-develop nga natin yung ating mga sistema through digital para maging mabilis. Pero siguro dahil matatanda yung mga empleyado, kaya medyo nahihirapan tayo. Imbilis bumilis, bumabagal. And that they will issue it in the following days. We went back home with this knowledge, finally happy that we decided come all the way to Islamabad, and finally we had something in our hands that we could rely upon. We had the words of the person in charge of the visa promising us that he would fix it for us. But apparently life had a different way of throwing a curveball at us. So we ended up in this situation, with t-shirts on us, with no backpack,
money, no visas, no passport, no nothing, no Dodo Explorers, no more footage of Pakistan, and 10 years of our lives on that laptops and on those hard drives. As a friend of them, be, parang alam ko yun ni, like, nag-uusap kami neto when I was in Karachi, the value of their laptop, yung mga files nila doon, na may problema sila neto kasi parang, sabi ko, ako mabilis ako mag-edit, like, sabi ko, mag-edit ako, nung nasa Pakistan ako, mag-edit ako, like, in the evening, para kinabukasan meron akong upload. Sila, it takes a lot of time kasi parang i-upload muna nila sa drive, tapos i-download nila, until such time na parang naubusan na sila ng file sa iba kasi nasa laptop nila eh. Iba in-upload nila. Sobrang daming files din ng laptop nila. And sabi ko nga sa kanila noon before na kailangan yung bawasan yung files ng laptop para bumilis. Although, I think alam naman nila yun dahil mga IT sila. And this happened. Imagine lang, Ben, na if this happens to you, like, doon ako natakot, Ben. Na parang, paano yan? Lagi ako nag-travel mag-isa. Or most of the time, like sa hotel, sa mga Airbnb, ganyan ako mag-isa. And wait, let's move on. Alamin pa natin ano yung mga nangyari. What do you think we should do next? This thing is all that we have left. Is all we got right now. And this happened because we decided to come to Islamabad. The reason behind why we decided to come to Islamabad, Michael will detail it further in the discussion. But we came in the first night, there was no problem, we stayed with our friend, that was okay. Wait, alam mo, naiiyak ako somehow, naawa ako for Gigi. Kung hindi nyo alam yung name niya, it's Michael and Gigi. Medyo naawa lang ako kasi parang sobrang, alam mo yung pagmahal mo yung isang lugar, you're passionate about it. Tapos, nangyari sa'yo yung masamang bagay na hindi mo naman in-expect talaga. Wala naman nag-expect ng masamang bagay. Like, and kung may itsura nila na parang, basta may kurot sa dibdib. Siguro dahil kaibigan ko sila and masakit yung ano eh, yung mawala yung lahat ng gamit mo, tapos nasa ibang bansa ka, tapos foreigner ka, na hindi mo alam kayo nakalalapit, wala kang mahingi ng tulong, wala nakakaintindi sa'yo, wala. Kasi hindi kayo pareho nasalita, alam mo yun, tapos iba yung tingin sa'yo pag foreigner ka eh. Parang, that's the risk of traveling actually. That's the very risk of traveling alone in a foreign land. Hindi mo kasi talaga makokontrol yung mga bagay eh. And it's sometimes it's thrilling, sometimes it's scary. Wait, teka lang, balikan natin si Gigi. Second night, I don't know what happened. Someone broke into our flat and literally snatched all the things, all the belongings we had, and not only our belongings, but our friends' belongings as well, from near our head and while we were sleeping. So that includes laptops, wallets, passports, money, phones, everything, our whole life. Sabi nila, balikan natin, someone broke in while they are sleeping and kinuha the whole thing, their bag with their laptops, cameras, cards, visa, passport, hindi lang sa kanila, pati yung kasama nila. So, here's the thing, kasi I think itong dalawang to may ito mag-couch surf talaga. So, ako din, may lang mag-couchsurf. Hindi ko lang alam kung ano yung risk, kung hotel ba ito. Not sure. Pero, ang alam ko kasi sa kanila, may talaga sila mag-couchsurf eh. Although, nag-hotel din naman sila, sabi nila, pag wala pa silang couchsurf. Not sure. Kasi, hindi na buong detaling sinabi nila. Magre-react lang ako according sa video, kasi yung sinabi sa akin, actually, nakausap ko na sila, hindi ko pwedeng sabihin. Dahil, it's under investigation right now and ayokong may mangyari pa. Or actually, before I did this reaction video, nakausap ko muna si Gigi and I told her na gusto kong i-share yung nangyari sa kanila, sa audience ko, sa inyo mga be, dahil sobrang importante nito eh. Parang sobrang halaga. It's about safety, diba? Sabi ko nga nung nakaraang vlog ko, nung nakaraan, parang more on sexual assault ang pwedeng mangyari. Eto naman, robbery be, yung gamit mo. Diba, paano yun? Alam nyo ba, sobrang hirap po talaga sa Pakistan. Like, yung mga cards,
yung mga card natin sa Pilipinas, hindi ako makaka-withdraw. Buti na lang talaga, di ba nawalan din ako ng pera doon. So, yung mga cards ko, hindi ko nagagamit. Buti ako be, ang ugali ko, mahilig ako magtago ng pera sa iba't ibang. Ayun yung sabi nila, don't lay your eggs in one basket. So, meron akong tinatago, hinahati ko yung pera, meron ako. Ganun, meron dyan. So, pag nawala ito, okay, wala. Meron pa ako dito, tsaka dito. So, ang ginagawa ko rin para hindi sila makalimutan, pinipicturan ko sila or binivideohan ko para alam ko kung saan ko babalikan yung mga tinago ko. Pero Bill, let's think about it. What do you think? Na pagising daw nila, nawala na daw yung gamit nila. At hindi lang sila, pati yung mga kasama nila. Actually, itong dalawang to, we're backpacker lang sila. That's my goal. Soon, maging backpacker na magta-travel ako with just one backpack, ganun. And ganun sila, babe. In one backpack, ang tagal nila, nag-stay sa Pakistan. So, almost 8 months or more than 8 months sila sa Pakistan. Agree. I don't have an explanation for it. Like someone breaking inside your home and stealing the stuff from your head and you don't hear anything and other people cannot hear anything. Oh my God. So imagine, babe, tulog ka, may magnanakaw. Alam mo, luckily, kahit paano, ninakawan lang sila, hindi sila pinatay or walang ginawang mas sa kanila. Diba? Nung naikwento ko to sa isa pang kaibigan kong Pakistani na nakilala ko din doon, sabi niya, si Muhammad actually, sabi niya, at least hindi gun pointing, 'di ba? Kasi mas traumatic 'yun eh, na hindi ka lang nawalan eh, parang hindi na talaga ako babalik ng bansa pag ganyan talaga yung parang oh my God. That is so crazy. And you suddenly wake up and you don't see your phone which was like charging in front of you and the backpack which was like sitting beside your head. The backpack which was sitting like at our feet and the wallet which was literally like 30 centimeters near to my head, so I have... So, pag nangyari yan, be, the question is, anong gagawin mo? What's the best thing to do? I'm not very knowledgeable about it, so you can tell me yung mga experts dyan. Ang daming mamarusa comment section, so tulungan nyo kami. I think the first thing that you have to do is una, report it to the police. Kasi kailangan meron kang legal records. Tapos, second na pwede mong gawin is, ayun na, lumapit ka na sa embassy. Kasi hindi mo alam eh, nawalan ka ng passport. Anong plano mo? Kailangan mong bumalik ng bansa mo eh. Wala kang pera. Paano yan? Kaino kahingi ng tulong? Plane ticket mo? And syempre, kailangan mong inform yung family mo tungkol sa anong nangyari sa'yo. And ano yung dapat mong gawin next? Kasi syempre, either you will wait for the case to be solved in that country, or you'll just leave it there para mas safe na yung sarili mo. Kumbaga, may nangyaring masama sa gamit mo, save yourself. Huwag mo na hayaang may mangyari pa sa yung masama. Umalis ka na. What's going on? And everybody's been trying to help us. See you in the next one. Inshallah. So ayun, doon natapos yung kanilang video. Hindi nila naidetalye at hindi ko na pwedeng idetalye ano yung tunay na nangyari and ano yung mga possible na iniisip nilang pwedeng nangyari. Pero I think ang dapat nating mapulot dito, be, is yung safety. Una, mahalaga talaga, be, yung meron kang kasama. Kasi ang hirap pag mag-isa ka lang din talaga. And lalo na pag babae. Parang sobrang vulnerable. Ano bang term? Mas lapitin, di ba, yung babae when it comes to rape, I think. I think pag babae kasi parang mas delikado. Dahil syempre, hindi lang basta gamit mo ang gustong makuha, di ba? Same thing din naman sa lalaki. Pero, mas at least makakalaban yung lalaki. Unless na lang talaga mayroong mga gamiting mga dahas or armas against you, ganyan.
And I think ang may isasuggest ko talaga dito, kung gusto talagang pumunta at natatakot kayo may mangyari din ganito sa inyo, better have a tour guide or a tour package. Like si Mozam, sabi ko nga, yung tour package ni Mozam, medyo pricey, like nasa 47,000 ata, ganun-ish. Pero pag binilang mo naman siya, at least for your safety, for food, for everything, wala ka nang isipin, and si Mozam, magaling siya mag-English, okay naman siya kausap, and malinis siya, so mahalaga din yun, di ba, kahit na paano. So parang sulit na rin, kung medyo mahal. Parang I think same level lang din naman siya sa tour package ng, kunyari, pupunta ka ng Holy Land, parang somewhat pareho lang din naman. And kung hindi ka naman ganong sobrang gipit, di ba, kung gipit ka, huwag ka nalang pumunta. Pero kung makapag-ipon ka at makapag-prepare ka, itry mo na lang yung package. Siguro ililink down ko na lang din yun. Oo, and pwede kayo mag-PM sa IG nila, Mozam. Kung ikaw gusto mo talaga ng DIY, try to make sure, Ben, na you can be safe. I suggest na yung sa mga phone ninyo, kung naka-iPhone kayo, ganyan, or Android, not sure, ah. Sa iPhone kasi merong Find Me, eh, di ba? So, pwede mong ilink yung phone mo sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. Kahit nasaan ka man, alam nila kung hindi mo sila ma-inform. Di ba? Kung may mangyari man, at least, meron silang link, pwede nilang matrace. Pero, ayun. Oo, kasi pag wala rin yung trace system, pag may nangyari sa yung mas masama. Pero let's not try to hope for those things to happen. Make sure lang talaga na alagaan yung gamit mo. Ako, ginagawa ko, be, pag nasa hotel ako or Airbnb, ang ginagawa ko, yung likod ng pintuan ko talaga, ito natutunan ko to sa Turkey. Inimplement ko sa sarili ko to nung punta ko ng Turkey, na yung pintuan, nilalagyan ko ng mga tabo, yung mga plato, yung mga ganun na something na pag binuksan nila yung pinto, magigising ako. Yung ganun. Hindi lang yung pinto ng kwarto ko, ha, pati yung main door mismo nung pinag-estayan ko, as in ganun. Na parang, mayroon akong alarm device, ganyan, alarm system. Kasi ba, sa panahon yun, alam mo naman, pandemic, hindi lahat ng tao may pera. Minsan, ang problema pa pag foreigner ka sa ibang bansa, papaboran nila yung ano eh, yung kalahi nila eh. Kahit ikaw yung tama, ikaw yung biktima, papaboran nila yun na parang, kaya mo naman yun, nakapunta ka nga dito eh. Oh, kaya mo na yan. Buti nga, safe ka eh. Parang, thank you ha, safe ako. Thank you. Parang supposedly, diba, safe naman talaga dapat. Let's make the world a safe place for everyone. Medyo nasad lang ako bisa nangyari sa Pakistan, sa kanila, ganyan. And hopefully, hindi na siya mangyari sa iba pang mga visitors, ganyan. Kung meron kayong alam na pwede nating matutunan, makakuha ng tips, advice sa safety as a traveler, please comment down below. Kasi ako mismo, be, matututo ako pag nag-travel pa ako, diba? Or yung iba pa natin mga viewers. And syempre, be, yung DIY traveling, yung solo traveling, hindi yan for everyone. Lalo na kung hindi malakas yung loob mo, kung hindi ka ganun ka street smart, at mabilis ka mauto, hindi yan para sa'yo. So, luckily, ngayon, andun na sila sa Romania. Meron pa rin ongoing investigation sa nangyari, ganyan. Pero, I doubt kung may mangyari pa doon. Kung may mangyari man, parang siguro wala na rin. Di na lang nababawi yung mga gamit nila. Wala na yun. Mahalaga na lang at least safe sila. Oo. Kasi kahit paano ba, alam nyo ba? Kasi syempre, yung Romania sa bansa nila, mahilig din sila sa baboy. Ang tagal nilang hindi kumain ng baboy. Diba? After Ramadan, nag-Ramadan pa sila. So, sabi ko sa kanila nga, at least tapos na yung Ramadan, makakain na kayo ng gusto ninyo talaga. Oo, yun na lang yung i-celebrate ninyo. Kahit wala na yung mga gamit ninyo, hayaan nyo na lang. Mahalaga, safe na lang kayo. And just create memories, maybe there muna sa Romania. And if you want to know them, you can follow them sa kanilang YouTube channel. Share some love, be. And sa kanilang Instagram, ayan. So ayun, be, magkano oras na tayo hanggang sa susunod na vlog. This is Mika Day saying, when you smile, don't say cheeks. And protect yourself, be. And love yourself like someone you want to love. Because, be, you deserve that kind of love. Dito na ako, be. Bye, hanggang sa susunod na vlog. Bye. Ah, maputi po yan. Kamusta naman yung damit ko, diba? Taba ako na, pero papayit po tayo.